pwede ka kas na yan mo ganun. Oh, ito. Eh. Na ay, hindi maliit ito eh. Ngayon na. Tingnan natin. Pagkatayo naman siya. Patungan ko na lang ka na. O, patungan ko na lang. Nakakagano ko. Hindi, diyan on, diyan on. Ganyan? Ah. Pupokus ko lang ito sa'yo. Para, ano, pagka in-edit ko. Camera. Ay, pala camera, oh. Baliktad. Ayan. Hindi ko pwede. Yun. Okay. So, kailangan na natin... Alam mo, nakalimutan ko pa paano ito yun. No? I-record. Si Vera lang gagamitin. Kaya malimutan. Ayun, recorded na pala. Pagkabukas nga pala nito, nire-record na. Ah, automatic? Oo. Pababa yung... Okay. Edited naman yan eh. Ngayon, ito naman. Saya-saya na pabuksa ko na sa'yo. Ang daming edit, no? Oo. Para ma-edit-edit natin. Okay. So, basta relax lang tayo, ha? Kasi nga natin. Sige, okay lang. Sulutin mo. Hello? Ah! Oh. Sino to? Ah, iwan mo na lang dyan, Sen. Berloite. Oo, pasensya na, ha? Kay Ate Tess, kay Ate Tess. Oo. Yung nag... Oh, sige, please. Pag sabihin mo na lang sa kanya, bigyan ng tuyuro. Ito naman ang ating isang... Ah, okay. Sound effect. Okay. Yung ating sound effect. Okay. Gagawin natin to. Relax lang. Wala tayong... I-edit ko naman itong... Ano. Kaya makikita mo rin kung itatag kita sa... Oh, meron ka namang YouTube, di ba? Oo. Okay. Pero hindi ko yung ginagamit, kuya. Wala man akong viewers doon. Wala din ako. O at least makikita mo ito. Makikita ng mga... Pwede mo sabihin sa mga... Pwede ko rin i-share sa Facebook. Oo, sa mga ano mo, mga kamag-anak o ano. Alam mo na yung mga dapat mo malalaman dito. Okay. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Glenn. At ngayon po ay medyo kakaiba ang mangyayari ngayon dahil susubukan ko na kapanayamin ang isa nating kababayan na nagtatrabaho dito sa Cyprus bilang isang OFW. Ibabahagi niya sa atin ang kanyang mga karanasan dito sa Cyprus bilang isang OFW, malungkat man o masaya, di ba? Okay, so wag na natin patagalin. Ang ating pong kababayan ay naririto at ang aking kaibigan na si Belen. Hello. Magandang umaga, Belen. Magandang umaga din sa iyo, Kuya. Maraming salamat. Okay. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa iyo sa pagpapa-unlock sa na makapanayam o ma-interview ka dito. Pwede bang magpakilala ka sa lahat ng mga kaibigan natin, mga kababayan? Ako si Belen. From Davao. Duterte ako. Wala tayong politika, sige. Ano po ba? Okay lang. Ay, tapos... Ayaw mo si Bongo? Hindi, huwag kang salita. Hindi, okay lang. Tapos...
Ninenervous ka na laman. Hindi, hindi, hindi ako hindi to live. Ano, kasi ang iba kasing kuya, ang iba kasing question mo, andoon, di ba? Oo, yung pang sasabihin ko. Ganon din naman ang sasabihin ko. O sige, okay. O, edi, ang gawin na natin, dumako na tayo sa ating mga katanungan. O, para magbigay liwanag sa ating mga kababayan na nagnanais makapunta dito. So, ano ang nagtulak sa iyo para ikaw ay magtrabaho bilang isang OFW or sa isang kasambahay sa malayong lugar? Ang nagtulak sa akin papuntang abroad ay ang kahirapan talaga. Gusto kong isalba ang aking pamilya sa kahirapan para maaho naman sila at saka for the future of my family. Okay, so ito yung talagang mga nararanasan ng ating mga kababayan kung bakit yun ang mga unang dahilan kung bakit gusto nilang mag-abroad. Meron ba itong epekto sa iyo? Physical, emotional, sa financial, of course, yun ang isang dahilan, di ba? Yung epekto nito na maging malayo ka sa iyong pamilya, ito ba yung, anong nagiging side, meron ba itong side effect sa iyo, or meron kang nararamdaman na, of course, yung homesick, anong masasabi mo tungkol dito? Opo, hindi talaga natin mapigilan yung homesick sa pamilya, yung mga anak mong iniwan dahil maliit pa sila, pero kalaunan, natanggap ko naman rin dahil para lang din naman sa pamilya ko. At saka, yun. Hindi naman. Hindi naman. Huwag kang nag-uusap lang tayo bilang mag-kuya. Walang ibang ano dito. Di ba, ligaya? So, nang malayo ka sa pamilya mo, di ba? Merong kirot na nararamdaman. Oo naman. Oo naman, matagal din akong hindi nakamove on. Kasi syempre, iniwanan ko yung anak ko na sobrang maliit pa, 6 na taon. Oh. Hanggang maalala ko kung paano ko sila inaalagaan. Pagdating ko naman sa abroad, ibang bata yung inaalagaan ko. Basta maraming maraming adjustment. Mag-adjust ka talaga. Hmm. Pero nagtagal, naano ko din naman. Na-overcome ko naman ang lahat ng mga nagiging problema mo doon. Sa pamilya, ganito. Bali, ilang taon ka na nagtrabaho sa ibang bansa o naging malayo ka sa iyong pamilya? Ito ba yung unang abroad mo o meron ka pang ibang bansa na pinuntahan bago ka napunta rito sa Cyprus? Bali, pangalawang bansa ito. Dahil nauna akong mag-abroad sa Kuwait, 3 taon ako doon, 3 taon at 3 buwan. Mabait din yung mga amo ko doon, wala akong masabi. And after all, sobrang baba ng sahod doon, kumayag pa. 45 dinar, sa atin yan dati sa Pilipinas is 6,000 almost, fluctuating pa, minsan 5,000 plus. Then napag-isipan ko, ang baba, past 2006. Oh, matagal. Mas dapat yun, mas mataas nga, di ba? 2006, and after umalis ako doon 2009, nag-a-apply ako papunta dito. At pinalad din naman ako sa loob ng 2 buwan kung pag-a-apply, ang bilis kong nagkaroon ng amo, din napunta ako rito. Matagal-tagal na rin ako dito sa Cyprus from 2009 until now, present. Mm-hmm. Wala naman akong nagiging problema. Basta, masaya din ako dito sa Cyprus. Meron bang pagkakaiba sa Kuwait at saka dito? Oo naman. Ang laki ng pagkakaiba dahil doon kasi wala kang day off. Dito, huh? Oo. So, ibig mong sabihin, 7 days a week? Yes. Wala kang ano yung may bayad? Wala. Oh. Kung ano lang yung sahod mo, yun lang yun. Dahil syempre, stricto yung mga Arabo. At saka, hindi din naman ibig sabihin na wala akong kalayaan doon. May kalayaan pa rin ako doon dahil
pag magpadala ako ng pera, pag yung mga bata ko magpunta sa mga parko-parko or somewhere else saan sila magpunta, nandun din ako. So, open pa din ako sa mga amo ko. Yun nga lang, wala kang layoff. Wala talagang layoff. Nakasuot din kayo nung itim na tinatawag na abaya? Hindi po, kasi open po yung amo ko eh. Ah, so po, pwede kang lumabas ng ganito lang? Opo. Ah, ang iba kasi, ang iba doon, depende po kasi sa amo. Kasi may ibang amo na kailangang magpo-uniforme ka. Oh. Ang sa akin kasi, kung anong suot lang natin sa Pilipinas, ganun din. Pero, wag lang yung mga sleeveless, wag lang yung mga maiksi, oh, yung mga body fit. Kailangan takpan mo rin yung hinaharap mo. Dahil, syempre, bawal din yan sa kanila. Oh, oh. Kailangan nating mag-ingat, baka mamaya mapumutan tayo ng ulo, diba? Talagang pugot ulo ang ginagawa doon. Eh, ano, sa quiet ba pagka lumbawang lumalabas kayo kasama mo yung mga bata, nakakapunta rin kayo sa mga malls? Oo naman. Sinama ko ng mga amo ko. Open sila eh. Open hindi sila. Hindi rin mahigpit doon na kagaya sa Saudi na separate ang babae at saka sa lalaki. Pag nag-party-party, ganun yun. Separate ang lalaki, separate ang babae. Pero pag nasa malls, nandoon na yun lahat. Babae ka man or lalaki, nandoon na yun. Magkakasama. Magkasama, oo. Pero hindi nga pwedeng kagaya sa atin na magtinginan, hindi pwede doon. So talaga medyo meron silang barrier. Barrier. Naranasan mo na ba na ikaw ay magkaroon ng problema sa iyong employer? So far, hindi pa. Sobrang bait ng mga amo kong natagpuan. Before, kasi nga nakakadalawang amo ako dito sa Cyprus, 2009 until 2013. Uh-huh. Mabait din sila, wala din akong problema dahil yung boss ko nasa sa Russia, kami lang ng mga amo ko at isang bata. So, wala akong problema. And ito namang lately, napakatagal ko na dito sa amo kong 9 taon, wala din akong problema. Magka-problema ka lang, of course, ganun talaga yon. Yung mga amo natin, babae, syempre, kailangan nila. Kapag may period. Alam mo naman tayong mga Pilipino, syempre, kapag may katwiran, ipaglaban. Pero na-adjust din naman. Okay lang yun. Pero yung sabihing may problema ako sa amo, wala. Sobrang bait ng mga amo. So, maganda yung natagpuan mong amo. Mm-hmm. Okay, so... So, talaga masasabi mo na mapalad ka sa naging employer mo nang ikaw ay malipat dito sa Cyprus? Opo, opo. At saka yung kalayaan ko, okay po, malaya po ako. Itong amo ko ngayon, sus kong kalayaan lang. Maraming business na akong nagtangkang mga ibang bansa, mag-cross country. Pero, napag-isipan ko, baka hindi po maramdaman tong kalayaan ko kung pumunta ako dun sa ibang bansa. Syempre, ang kalayaan ko dito hindi ko maipagpapalit sa ibang amo. Anytime of the day and night pwede akong lumabas ng bahay. So talaga mapalad talaga. Yung mabait. So hindi lahat ng sa ating mga kababayan, hindi po lahat ng nagiging employer dito masama. Diba? Meron ding mga nakakatagpo ng mapalad tulad ni Belen na maayos yung naging employer. Kaya hindi po natin dapat isipin na gano'n na laging nakakatakot ayoko kasi baka tayo mga tarantado o mga ano yung employer na matapat sa atin. Hindi po lahat. May mga swerte-swerte. Diba, Belen? Mostly, alin ang mga problema na madalas mo ma-encounter sa pang-araw-araw na gawain? At paano mo siya nasasolusyonan? Of course, ano ba? Nagluto ka, nasunog ka. Hindi ko po naranasan. Pero nagluluto ka? Nagluluto ako. Okay. Morning, lunch at saka dinner. Uh-huh. Kaya overwork ako, kuya. No complain. Dahil pumunta ako dito magtrabaho, diba? Hindi kagaya ng iba na pumunta dito, walang inatupad, kundi ang alam na natin. Alam natin. Ang sa akin kasi, overwork ang trabaho ko, pero hindi ako nag-complain. Wala akong sinabi sa amo ko. Mataas din naman ang sahod ko.
Oh. At saka pinakain ako ng maayos. Oh. Pinasahod ako ng maayos. Pa-advance pa. For what? Eh, nagpunta ako dito magtrabaho. Kaya, I never complained since before. Yun ang maganda kasi. Yung iba kasi, paano yung reklamo, di ba? Na kaysa ganito, kaysa ganyan, ang sweldo, pagkain, puro na lang lubi. Yung po yung beans na tinatawag natin. na kesyo puro tinapay, patatas, reklamo ka na reklamo. Bakit hindi ka gumawa ng solusyon, di ba? Di ba, kaga, anong masasabi mo tungkol dito? Ang masasabi ko lang tungkol sa kanilang nagre-reklamo, ang lahat ay may paraan kung gusto mo. Kung gusto mo, may paraan. Kailangan, huwag laging magre-reklamo sa amo, eh, total sumahod naman tayo, eh, bawasan na lang natin yung sahod natin pambili ng pagkain kung anong gusto mong kainin, di ba? Kaysa magre-reklamo ka pa. Magre-reklamo at kaysa gastusin sa sugal. Oo. Di ba? E di, ang gawin na lang natin is punan kung ano yung pagkukulang. Yeah. Bakit mo i-stress yung sarili mo sa mga bagay na pwede mong bigyan ng solusyon. Di ba? Ganun lang. So, yung sweldo mo noon sa Kuwait at saka sweldo dito, malaki ba ang pagkakaiba? Oo naman. Sobrang laki ng pagkakaiba, syempre. Huwag mo nang banggitin kung magkano. Baka habulin ka ng tax. ng BIR. Nakaano tayo. Oo, dahil yung sa Kuwait, imagine yung 45 dinar, syempre, ang baba noon. Pero marami pa rin Pilipinong napunta doon. Dahil sa ating kasi, mahirap mo nating hanapin yun. No, sa bagay. At saka, pag dito, ang sahod ko sa Kuwait at sa dito sa Cyprus, balik kumbaga, nasa by 4, times 4. Times 4. Okay. Oh. Huwag mo na sabihin at makahabulin ka ng bayan. So, kapag day off mo, malaya ka ba nakakalabas? So, paano ang sitwasyon? No, maikukumpara mo sa iba? Ako kasi, kuya, may pakonsuelo din ako sa amo ko. Siyempre, sa umaga, inaakyat ko yung kusina nila at naglilinis ako ng kung anong mess sa kusina. Then afternoon, aalis na ako. Wala akong curfew, wala akong nothing, malaya ako. Anytime, kailan ako umuwi ng bahay, wala akong problema. Pwedeng 24 hours, bukas ako uuwi. As long as nagagawa mo ang trabaho. Oh. At saka hindi ako pinoporsiging gagawin ko yun. Akin lang yung pakonsuelo sa umaga ng Sunday. Edi mas maganda yung ganun, at least kahit pa paano. Hindi yung kagaya nung, hindi po kami nagkukumpara ng mga nagtatrabaho dito. Nababanggit lang po namin yung pagkakaiba. Na yung iba, lalabas or magre-reklamo na kailangan ko na lumabas. Ayun, hindi na sila gagawa ng kahit na ano on during Sunday. Pagkatapos, pag uwi nila, magre-reklamo dahil utusan. Hindi po dapat ganon. Kasi nasa sa ibang bansa po tayo, gaya ng sabi ni Belen, narito tayo para magtrabaho, hindi para maglakwatsa. Or maglaboy. Kung meron kang time na maglaboy, sige, gawin mo. Pero kailangan priority mo yung trabaho mo. Diba? Kasi yun ang pinunta natin dito. Yun diba? Ang ipinunta natin kasi dito. Doon ka rin ba nakatira sa loob ng bahay o meron kang sariling flat na binigay? Ang bahay kasi namin is tatlong palapag. Wow! Lahat ng buong basement akin yun. Oh. So, kompleto. Wala akong kaproblema. May lutuan ako, may sala ako, may toilet. Everything, may refrigerator. Everything is nandoon. Nandoon lahat. Pero wala na kasi kumbaga, ako. Fully furnished. Opo. Kung wala na din kasi akong oras magluto eh. Kung ano yung niluluto ko sa pagkain ng mga amo ko, yun na lang ang kinakain ko. Oo. Kapag kayo mayroon na lang oras, saka ka nakakapagluto yes. ng mga pagkain natin. Like, dinigdig ba yung matag dito yung popular sa inyo, di ba? Dinigdig ang tawag. Sarap nun, ha? May sarili kasi akong bahay. Anytime, anong oras ako uuwi. Kahit man weekdays, kuya,
Wala akong problema. After work, wherever I go, walang maghahanap sa akin. Yan lang talaga. Huwag naman ganun. Yan lang talaga ang... Pero nagpapaalam ka sa kanila pagka ikaw ilalabas. Kahit hindi na. Oh. Kahit hindi na. Oh. Basta after work, kahit hindi na after work, kung saan ka man magpunta, walang problema sa kanila. Basta natapos mo na yung work mo. Yung work. Kung ihahalin tulad mo, kunyari, hindi po kami nagkukumpara, ha? Halimbawa, ang kalagayan mo sa ngayon, maihahalin tulad mo sa, in general, paano mo siya masasabi? Paano mo siya maihahalin tulad? Halimbawa, yung ikaw na napunta sa isang employer na mabait, na ang nakakalabas, tapos ang trabaho mo is, although tatlong palapag, di ba? Sa ibang Pilipina, reklamo na yan, dahil tatlong palapag eh. Tatlong palapag ang iyong lilinisin. Isang palapag lang, ayaw ng reklamo na sila eh, di ba? So, overwork ka, hard worker, papaano mo masasabi sa ibang tao o sa iba nating mga kababayan ma yung in your own way, paano mo siya masasabi na mapalad ka sa kanila, ganito, na dapat eh. Kumbaga yung parang sa mga naging karanasan mo sa pagtatrabaho dito, pwede ka magbigay ng advice sa ating mga kababayan, diba? Although, hindi tayo professional na mag-advise, pero pwede sa basis sa mga naging karanasan mo dito at sa Kuwait, I think pwede kang mag-advise sa kanila yung mga nangangarap na sa ibang bansa. Huwag na lang sa Santos, totally in general, sa ibang bansa. Paano mo sila mabibigyan ng advice? Para sa mga kababayan ko na gustong mangibang bansa, ang baunin lang natin is sipag at tiyaga para magtagumpay tayo sa ating pangingibang bansa. At saka, tayo naman ay napunta dito sa ibang bansa, trabaho ang pinunta, so which is focus on work muna. Yun lang talaga. At saka yung Panginoon, laging nagpre-pray na sana bibigyan ako ng mabait na amo, na sana ganito, sana. Basta lahat, ang Panginoon lang ang ating kaagapay pag nasa ibang bansa tayo. Siyempre, stranger tayo doon eh. Wala tayong kakilala, panibagong pakikisama, wala kang pamilya. So yun lang talaga. Sipag at tiyaga at saka huwag naman sanang magnanakaw sa bahay ng amo para hindi mapasama at saka para hindi masira yung pangalan natin sa ating mga amo. Kahit anumang meron doon, tignan mo lang. Dahil ako, maraming beses nang ginawa sa boss ko yan ngayon na pinapain-painan ako ng pera pero never ako talagang kumagat. Mm. Alam kong negosyante siya eh. Kaya hinayaan ko talaga. Kaya alam nyo ba na sobrang tiwala nila sa akin. Parang buong bahay at pinagkatiwala sa akin. Lahat ang masasabi ko. Opo, pati yung mga ATM pong namimili ako, alam ko po yung mga password lahat, ibibigay po sa akin. Ganun sila katiwala sa akin dahil kung anong merong makikita kong pera kahit nag-abroad si amo, pag naglaba ako, nakikita ko yung shorts niya. Sinisend ko kagad sa Viber, sir. I found money in your pocket. Sabi niya sa akin, keep it. When I come back home, I will take it from you. So, yung trust talaga, wag lang nating sirain. Oh. Yun lang talaga, trust. Sipag at tiyaga, ganun lang yun pag nag-a-abroad tayo. Wala akong masabi dahil hindi ako nagkamali ng pagpili na ma-interview pa dahil kasi maraming matututunan ng ating mga kababayan sa mga naging karanasan mo at sa mga iyong inilahad dahil ito ang magbibigay sa kanila ng lakas or ng liwanag ng kaisipan. Ang hirap magsalita ng Tagalog.
Liwanag ng liwanag. Pag ano kasi. Biglang ganun. Hindi. Pag abroad kasi. Ng kaisipan. Liwanag ng kaisipan. Para. Think fast. Positive talaga. Wala kang alisin mo yung negative vibes sa iyong isipan. Dahil yung kasi ang magdadala sa atin ng kahinaan. Always positive lang. Ako naman kuya, dahil kahit marami akong problema sa pamilya ko, hindi ko iniisip yun. Positive lang talaga ako. Dahil ang lahat ng problema na solusyonan. Yun lang talaga. Yun ang maganda kasi pagka iniisip mo lagi, alam mo, problema, problema. Parang ba si, binabalik mo sa akin. Problemado kasi ako ngayon eh. Joke lang po. Hindi. Stress sa trabaho kasi, kaya ganun. Dahil kasi sa hotel eh ang dami naming tao ngayon. Kaya, it's not me. For Belen, okay? So, nawala talaga. Nawala na. Ano ba yung pag-usapan natin? So, ini, maging positive ka, huwag kang maging negative lahat. Pagka ikaw ay nabi dito sa ibang bansa, di ba? Of course. Ganon din si Ligaya, di ba? Okay, okay daw kay Ligaya. Basta mapunan natin lahat ng mga problema ng solusyon, tamang-tama na, okay na yan. Basta bigyan natin na think positive, always positive. So, hindi tayo pwede mag-hug. Bawal. Bawal. So, ako po ay nagpapasalamat muli sa pagpapangunak mo sa akin dito at ma-feature kita sa aking channel, Pinoy Single Dad. Ah, in okay. Cyprus. Ah. Ayun, i-click nyo lang sa YouTube yun, makikita ninyo ang interview ko kay Miss Belen. Kay Belen. Bakit ba Miss Belen? Masyadong formal ano. At marami ng pansin. Ako ay nagpapasalamat sa lahat at na naging matagumpay ka dito sa Cyprus. Natugunan mo lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya. Pwede kang magsalita tungkol doon. Anong mga pangangailangan yun na pagtapos mo ang anak mo? Pag nasa abroad kasi tayo, family first. Family first. Ako naman kasi, wala na kaming nanay, wala na kaming tatay, so puro na lang kaming magkapatid andyan. Lahat naman magkapatid? Lima. Parang kami. Lahat sila. Anim pala. Parang breadwinner kasi ako. Ako lang kasing pwedeng mag-abroad dahil ako lang yung mataas ang nakapagtapos ng high school. So, lahat naman sila ay tinutulungan ko. Tinulungan ko, pati anak ko. Kaya, kailangan, pag may ano ka, kailangan yung kita mo. Hati-hati, hindi lahat sa luho, hindi lahat sa leisure. Para din sa pamilya at para din sa future. Baka uuwi tayo nito ng Pilipinas na luhaan. No. So, kailangan talaga nating mag-ipon. Mm. Mag-ipon talaga. At para namang iwas utang, wag namang... No, bang ikaw ay umalis, nangutang ka ng placement fee? Oo naman, dahil hindi ko kaya po ang laki ng placement fee dito sa Cyprus. Magkano? Nung pumasok ako 2009, nasa 120,000. 120,000? Opo, placement lang po yun. Excluding the ticket? Excluding the expenses for the trainings, for the papers and everything. Processing ng mga papers, POA, ayan. Tapos ano pa yun sa medical exam? Medical. Ano tsaka pa? Training. Yun. Exclusive yun. Ang talagang 120 is for sa agency lang yun. Na covered na doon yung plane ticket. Yun, siguro. Hindi naman, plane ticket lang po punta rito siguro, mga ano lang, nasa sa 54,000 lang. Yun kasi ang binabayaran namin sa agency noon. Ang mahal pala. No? Ang mahal, pero sa balak namang mag-a-abroad sa panahon ngayon, bumaba na po sila, nasa 60 or 50K na lang. Ay, di ba, so ganda. Parang kalahati, mas grateful pa rin sila kung gusto nilang mag-abroad at this time kung pumunta sila sa Cyprus dahil ang baba na ng placement. Hindi kagaya sa amin nung araw na sobrang taas kaya pinagsamantala na namin ang panahon. Dito muna kami. Pero nasulit naman yung... Oo. Yung lahat ng yun. Oo. Nung nagastos. Oo. Siyempre. O may masasabi, parang dagang katanungan. Yung iba, mga
ang batag dito, nagti-TNT, umaalis sa kanilang amo, tumatakas, ayun. Pwede mong sabihin sa kanila na kung ano ang pwedeng idulot nito sa kanila. Pag tumakas ka, ano ang masamang epekto nito sa iyo kung tumakas ka? Pwede mo bang sabihin sa kanila kung ano ang... Pero ako nagsasabi lang na ako ng totoo, sana walang mangbabash sa akin. Ang pagtumakas ka kasi, talagang ang kahinatnan mo is bad. Bad talaga, dahil pag ikaw ay tumakas, of course, tago ka ng tago. That's mean TNT. TNT. So, ngayon, makapaghanap ka ng amo, yung part-time lang, kailangan mong mag-iingat dahil wala ka ng papel. Ang hirap pa naman dito sa atin sa Cyprus dahil... Wala man akong masabi, tayo-tayo na lang dito, tayo-tayo pa rin ang magsumbungan na magpapahuli. Tama ka. Sana walang mangba sa akin, pero nagsabi lang ako ng totoo dahil yun, po, yan talaga ang totoo. Yun po ang katotohanan dito. Yun ang po. Kapwa mo Pilipino ang magre-report sa iyo sa immigration para ka mahuli. For the price of 80 euro. 80 or 50, something like that. Tumas na, 150 na yata. I think it's 150 euro. Para ka lang ma... At pagka po ikaw nahuli, ano ang mangyayari? Of course, pag nahuli siya, madi-detain siya ng ilang araw, then after, bibilhan ng ticket for the ex-employer, and then go back home. Depende pa yun. Depende. Depende pa yun kung aayusin ng employer, ng dati mong employer, yung tinakasan mo, kung aayusin yung papel mo para ikaw ay makauwi ka agad. Kung hindi, mag-i-stay ka na matagal sa kulungan. Mahirap kasi yun eh. Alam mo, sa totoo lang, ang ibang TNT kasi is yung more on complain sa work, kaya sila tumatakas dahil marami akong trabaho dito sa amo ko. Dahil ganito lang yung sinasahod ko. Pag nasa labas ako, pag nag-part-time ako, malaki, sobrang laki. Of course, totoo namang sobrang laki pag part-time ka, dahil ubay oras yung kwenta ng sahod mo. Pero ang problema ka mo ngayon is wala kang papel. Tago ka ng tago, hindi ka makapabalandra sa lahat, sa harap, sa mga tao. Kaya yun lang talaga ang disadvantage. Naroon yung takot mo lagi. Opo, pagka lalabas ka. Parang magnanakaw ba? Oo. Oh. Pero magnanakaw na tago ka ng tago. Hindi ka baka diretso ng daan, di ba? Dahil pagka may nakita kang kakilala or makita kang Cypriot na malaki, na akala mo yung ano, tatago immigration, ka. Tatago. Manakbo ka na. Takbo ka kaagad. Naranasan ko yun ako nagtitinda pa rito. Sa Vietnamese, sinahabol ng dalawang immigration. Sa tapat ko pa dumaan yung Vietnamese, talaan bilis kasi yung mga immigration, yung malalaki ang tiyan. Yun, ako, kaya sa inyo po na nagnanais na yung mga taga rito pa rin na nagnanais na kayo ay magtakas, pag-isipan ninyo. Yan ang aming advice sa inyo. Hindi ko mo ikaw ay nakatakas or tatrabaho sa ibang bahay na walang papel, huwag mo isipin ikaw ay ligtas. Dahil kapwa mo Pilipina, lalo na pag alam kung saan ka nakatira, pag may kunting ano kayo, iringan. Ang hirap talaga dito, sa totoo lang. Or, meron din, ako na lang i-bash nyo, wag si Belen. Pero acceptable ko na yan, kahit i-bash man ako, wala problema. Meron talaga mga professional na... Kasi based on my experiences, sa tagal ko na baga dito, from 2009 up to present. So, of course, ang dami ko nang naranasan. Munti ko nga yung gagawin mag-run away nung araw eh. Nung pagka-after ng 4 years ko dito, syempre, bawal nang mag-re-entry. So, ang ginagawa ko, umuwi na lang ako, then nagpapahinga ng ilang buwan. Saka bumalik sa kanila. Mm-hmm.
Oh, yun nga pala yung dapat kong itanong na ano eh. Pagka yung halimbawa tapos na yung kontrata. Ah, pero lately po is hindi na. Lately, lately lang way back mga nasa 2014 or 15, okay na sila. Pwede ka nang bumalik dito the same employer or another employer without changing your name. It's okay na. Open na sila for now. Ah, as long as your employer kaya kanyang papilan. Ah, so that means na kailangan yung mga businessman. Kahit lang naman ano, kahit lang naman kagaya. Basta may ano lang, basta meron lang basta support, gusto ka lang kaya, sa amo. Oo. At kaya kang i-support ng amo mo. Yes. Eh di naman maganda yung gano'n na at least kahit pa paano na bago na yung standard sistema or yung sistema ng immigration. Ng immigration. O pwede nang makabalik-balik dito. Hindi po pwede na rin pala ako makabalik. Pwede na ako umuwi at saka bumalik ko dito. Siway ka eh. Hindi ka pwedeng makick out ng Cyprus dahil wala Cyprus na. Citizen ka eh. Expert na. Expert na yung aking ano. Hindi ah. Oh, paano ma-airport ako? Expert na yung ID ko. Nangyari ba yun? Anyway, maraming salamat, Belen. Sa pagpapaulak, susunod si Ligaya. Ayaw daw ni Ligaya, oh. Ayaw na, nakaharap ka sa camera. Ayaw ni Ligaya. Paano ba nangyari dito? Ayun. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubabe. Sumubaybay. At nanood. At sana ay may natutunan tayong lahat sa ating mga nalaman mula kay Belen. Maraming salamat. Sa muli, maraming salamat. I hope you subscribe channel of Kuya. Pinoy single dad in Cyprus. In Cyprus. Okay, and in your own language, in Dabawen, yes? Sa Bisaya. Ah, Bisaya ba yun? Pati yun sila at saka... sa mga pamilya ko nga naan sa Bisaya, sa Digos, kumusta na kamo? Amping kamo kanunay diha tungod aning COVID nga nagkalat karon sa atoa. Nagapanghinaot ko nga kamong tanan diha. Happy o naa sa kanunay maayong panglawas. Once again, we miss you all my family in Philippines. I miss Philippines but ang hirap umuwi talaga. Oh, dahil sa COVID. Dahil sa COVID. Baka mamaya hindi kami makabalik dito. Sayang pa rin. Hindi naman makakabalik. Kuya, kasi nga ang rampant ng COVID sa atin. Mamaya, pag nag-PCR ka, mag-positive ka, so pending yung, ano mo, plane ticket. O, maiwan ka na. Another na naman yun. So, ang hirap. Kaya, hindi ka rin makakalabas. Umuwi ka man, hindi ka man makakalabas basta-basta. Mag-quarantine ka pa. Mag-quarantine ka pa at saka kailangan mong, alam ba, takot kang magka-COVID dahil hindi ka makakabalik. Kaya kailangan mong mag-stay lang sa bahay. For what? Sayang lang. Diba? Kaya, saka na pag maghilom na ang lahat. Oo, matagal pa. Sana nga. Sana kaya nga. Hindi rin ako makauwi. Anyway, shout out po muna tayo kay Maria Amore Channel, kay Alguno Diaries, The Miles Away Journey, PHCY Mix Blog, and si Lord and Jim. Sino po yung mga friends ko sa channel, YouTube channel, panoorin niyo po sila. I-popost ko po yun para makita po ninyo. And maraming salamat po uli. Sarang hamidabo. Ganun ba yun? Thank you. Pinoy single dad in Cyprus. Happy Sunday. It's Sunday. May trabaho pa ako. Oh, may trabaho ka? Boracay at saka sa hotel. Mamaya. Kain tayo, ano muna tayo doon sa kape ni Roque? No, huwag na. May kape na. Marami akong transaction. Nakakaya naman sa inyo. Pagka na tayo. Kasi huwag na kuya. Dahil marami akong transaction. Ayun nga eh, kaya ka naisip ko eh. Mm-mm. Pero ayaw niyo talaga. Sure ka? Sure. Thank you very much. No, ako dapat magpasalamat. Ipopost, pagka na-ipost ko na. Naka-5 missed calls na nga ako naka. Sa inyo. Pagka na-ipost ko na, i-inform kita. Para ma-inform mo rin yung mga ano mo, na makita nila. Yung pamilya mo, ha? Okay, thank you ng marami. I will kuna share that one. Oh, no, huwag ba akong bigyan ng tubig. May kape ako. Bumaya ka. Meron ako. Sige na. Salamat. Ikaw na mag-ayos. Maraming. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo.
gabi yung may asawa dito.